ang malamig na umaga. Pero inaantok pa ako, pero kailangan ko lang gumising kasi wala kaming ulam sa ref. Hindi ako nakabili ng pagkain para pang agahan ng anak ko na si Ocean. Kaya mga day, mga dung, mayong buntag. Hay. Papasyal muna tayo sa garden kasi kukuha tayo kung ano yung may ulam niya sa umagang ito. At saka dadaan muna tayo dito sa ano ko, tambis. Meron silang mga bunga. Yung isa parang medyo nakagat ng ayun nakakagat. Tapos yan, ayan. Yan yung ano morning view ko sa ano ko, garden. Yan, medyo antok-antok pa tayo. Kukuha tayo ngayon ng Vicks at saka ng ano, kukuha tayo ng ito yung ano ko, Orosila ko. Bagong pamunga. Yan, yun yung bago. Tapos yung mga luma andun. Yung mga luma kailangan ko nang harvestin today kasi medyo namamatay na yung iba sa sobrang bigat. Bigat na bigat na sila sa kakadala ng bunga. Yun, ang dadaming bunga. Tapos kukuha tayo ngayon ng, samahan niyo ako, magkuha ako ng Vicks tea at saka Helba. Ito ang gluten natin. Ang gluten natin po ay ginagamit ko sa sati. Ayun yung ibang mga hindi pa na-harvest na rosella. Dami pa nila. Ayan pa. Tapos yung mga alubati ko. Ito yung dill. Kukuha tayo ng dill kasi kailangan kong maglagay sa pagkain ng anak ko. Lalagay ko to sa egg na lulutuin natin. Yan yung mga bok choy. Dumadami na yung mga bok choy. Yung iba kinukuha ko na, nilalagay ko na sa ramen. At saka, ito yung bluter natin na, ano, yung bluter natin, ginagawa ko tong tea, ginagawa ko tong juice, at saka, sorry po, sinasali ko to sa, ano, sa breakfast ng anak ko, ilalagay ko to sa egg. Papakita ko sa inyo kung paano. Masarap to. Okay, hangga sa pagluto ko, papakita ko sa inyo. Kung tea, mga day, sa sayong kabuntagon, mura lang na feel lang ako nga mag-vlog sa unsaon pag-routine ako sa buntag sa sayong kabuntagon. Kani siya mga day, hilba siya, fresh na fresh from the garden. Ilalagay ko lang to sa ano ko, cup. Tapos ito naman yung Vicks plant. Yung Vicks plant po, masarap siya. Ang lasa niya ay parang Vicks talaga. Kaso lang plant siya. At saka ito naman yung bloater natin, flower natin. Ito yung mga kinuha natin sa garden. Simple lang, lalagyan mo lang ito ng mainit na tubig. Meron ka ng napaka-sarap na aroma ng Vicks flower. Oh, Vicks tea. Tapos takpan mo lang natin ng sandali. Yan. Sa lahat ng may gustong uminom, punta lang kayo dito, mag-inuman tayo. At, well, bumili yung anak ko. Yung kasi, ang busy ko. Ang dami kong ginagawa. Hindi ko na naisipan na walang agahan yung anak ko.
Ayun, ang gagawin na lang natin ay magluluto tayo ng egg omelette. Ito po yung malunggay. At saka ito po yung dill. At saka ito po yung butternut flour. Ito lang po yung gagawin kong agahan ng anak ko ngayon kasi hindi ako nakabili ng kung anong anik-anik dyan sa ano. Tapos, unang gawin natin ay maglalagay tayo ng egg. Ibibit muna natin yung egg. Walang formalan sa kusina ko kasi parang farm type kusina ko sa labas. Sa loob naman ng bahay ko, ang sikit. Kasi nga, nung nagka-cancer ako, bininta ko lahat ng ano, bahay at saka ano, kaya yun. Maglalagay tayo ng salt. Basil powder, at saka oregano. Minsan ayaw niya ng black pepper. Gusto naman niya, pero mas maganda. Mas gusto niya yung hindi masyadong maanghang sa umaga. Salt. Gusto niya medyo maalat-alat. Kaya yun. Tsaka ito yung basil. Basil powder ito. Galing po ito sa garden natin. At tsaka ito yung oregano powder. Galing din yun sa garden natin. Yung lalagyan lang niya yung ginamit ko lang. Bit-bit lang tayo. Pagkatapos, lagyan natin ng malunggay. Yung malunggay po, alam naman natin na kahit saan, healthy talaga yung malunggay. Ina-advise talaga na yung mga bata, kailangan kumain ng malunggay. Kahit naman sino, kumakain ng malunggay sa lahat ng araw-araw na niluluto natin. Kumakain tayo ng malunggay, yun ang kinakain natin mula ng ating pagkabata. Kaya tayo ay naging malusog. In-exercise ko lang yung lungs ko. Ang aga-aga, ang dal-dal-dal-dal mo, Joy. Pagkatapos, lalagyan natin to ng dill. Pag walang dill, pwede naman daw ng sibuyas. Wala lang, trip-trip ko lang to sa anak ko eh. Pero gusto naman niya, trip-trip-trip lang ng trip. Tapos, may isang egg pa. Dadagdag ko na lang tong isa para medyo madami-dami. Dill lang ng dill. Dill sa umaga, kumamit ng gulay sa umaga, kagagang ingay ko. Ayan yun na, wala naman akong kapitbahay dito. May kapitbahay ako malayo, tulog pa rin yung iba. At saka parang gumalaw yung camera ko. Natatakot ako baka, yung tripod ko sira na kasi. Nilalagyan ko lang siya ng pako para hindi gagalaw. Yung tin natin, medyo mainit pa, mamaya konti. Nilalagyan natin to ng gulay na anik-anik. Tapos, maglalagay tayo ng butternut. Pag meron kayong mga butternut dyan sa bahay, kunin nyo na, ilagay nyo na. Masustansya at saka maganda sa katawan. Isasali nyo na sa omelette nyo para may kulay din yung omelette. Ayun. Damihan natin kasi gustong-gusto to ng anak ko. Yan, tapos iluluto natin yan. Hinihit lang natin ng konti yung ating yung canola oil natin. Pag hindi po ako gumagamit ng olive oil, ginagamit ko po yung canola oil. So, yung taga canola, ito po yung ginagamit ko. Ayun, wala, charing-charing lang. Yung anak ko pala, hindi niya masyadong gusto yung omelette na talagang formalan na omelette. Kaya ginagawa ko ay in-scramble ko dyan. Kasi, yun ang gusto niyang kainin. Yung naka-scramble yung egg dyan. Ayan, mainit na. Lalagyan na natin to. Lalagyan natin ko. May problema ako kasi nakalimutan kong mag-plansa ng damit niya. Kailangan ko nung mamadaling magluto para makaplansa pa ako. Baka malilate na siya. Yun. Yan lang. Ganun lang siya kasi.
Antay-antay natin. Tapos, i-scramble natin. Ito po yung egg na may malunggay, dill, at saka bloater natin. Kasi, mahirap naman yung egg lang lagi talaga kinakain. Kailangan mong lagyan ng twist. Nung maliit pa siya, ayaw talaga yung kumain ng gulay. Kaya, tinitwist ko, nilalagyan ko ng mga powder na fresh. Yung mga herbal na gawa ko lang. Pagkatapos, nilaglagyan ko ng carrots at saka malunggay. Ayun, nag-umpisa na siyang magkagusto ng mga gulay. Padahan-dahan lang. Pati nga yung ampalaya dati ayaw niya. Pero alam niyo guys, yung ampalaya, tinitwist ko, pinapaganda ko. Nilalagyan ko siya ng mga iba't ibang gulay. Saka nilalagyan ko ng itlog syempre. Tapos yun, ano, nakikita siguro niya na masarap. Kumain na talaga siya ng ampalaya. Ayun, ayun, ayun. Eh, hindi naman natin kailangan lutong-luto. Half, half, half cook lang kasi manipis lang naman yung mga gulay. Pang salad naman sila. Except malunggay. Madali rin din naman maluto. Tapos na. I-sisiting na natin to dito. Yan. Sisiting na natin dyan, dyan, dyan. Magsisiting tayo. Ito yung tiko, malapit na siyang maano, lumamig ng konti kasi masyado na yun. Ilalagay natin. Ito yung aking kusina na sa labas na medyo magulo ng konti. Pero okay lang, lilinisin ko ito mamaya. Yan yung tiko, pwede na. Yung gawa natin. Sarap, sarap, sarap. Masarap talaga yung hilba, guys. Dayalin, mag-inom tag hilba, day. Yun. Para presentable sa bata, lalagyan mo ng design. Bata, ah, hindi pala yun, bata. Kasi pag isa lang, parating bata. Tapos yung dill, ilalagay mo rin yung dahon na dill. Para makain din niya, pati dahon. Tsaka, nag-harvest din ako. While off yung camera, hina-harvest ko yung litos. Galing po to sa garden natin. Isasali lang natin dito kasi gusto rin niyang kumain ng dahon-dahon eh. Ganyan. Tapos na yung plating natin. Ready na yung morning breakfast ng anak ko para sa school. Ayun yung plating natin sa umagang ito. Ang aga-aga. Ang bilis lang lutuin, di ba? Ilang minuto lang. Tapos sa harvest ka lang, magluluto. Ayun, may agahan na ang anak natin. Ngayon, magpla-plansya ako kasi nakalimutan ko yung plansyahin kagabi. Nanay talaga. Hindi. Nagre-ready na yung anak ko para kumain. Tapos ako, akyat sa taas. Kasi magpa-plansya. Hi, Pidong! Yan si Pidong. Naalala mo yung video niya. Sige, guys. Hey, hi, 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 anak. Maliligo ka na, anak. Anak, maliligo ka na ba? Sige, maligo ka na. Tapos, kakain na siya ng breakfast after. Okay, sleep pa tayo dito, guys. Kasi, nakalimutan ko magplansya kagabi. Tapos, yun sa maliit na bahay ko, wala naman kami area kasi lahat kagamitan. Nakikigamit lang ako dito sa room ng kapatid ko. Ito kasi yung room niya pag nagpa-practice yung anak ko, ako pag minsan pag excuse me po. Minsan po pag kailangan ko pong mag-exercise, dito po ako kasi mainit dito. Pag hindi ka aircon talaga mainit. Tapos hindi ko naman inuunahan yung aircon para lalabas yung pawis mo. Ayan guys, nakalimutan kong magplansa kagabi. Pagplansahin ko muna to. Pagkatapos natin magluto, anong oras ba? 6:01 na yata kasi kanina 5:49 tapos nagluto pa ako. Madalian lang naman plansahin yung gamit ano ng anak ko kasi lagi naman pong nakaplansya. At saka ano, huwag nang masyadong maarte sa plansyahan, ginugulo lang nila sa school eh.
Kuno nila naka-blunt siya. Yan, ang buhay ni Nana Joy ay ang cancer patient survivor. Kahit open wound ako, kasi matagal ako nag-open wound. Nakatrabaho talaga ako, nag-washing, nagpa-plancha, nagluluto. Sabi nila, huwag daw akong gagawa ng anong gawain. Kasi baka anong mayayari sa akin. Pero si Lord na kasi yung bahala eh. Wala kasi akong trabaho, wala kaming pera na pangbayad ng kung sinong buwa. Minsan tinatawag ko si Nanay Kunsing kasi mura lang naman siya. Tapos sa garden, kahit nag-harvest lang din siya ng mga pagkain doon, okay na siya. Tsaka minsan binibigyan ko lang siya ng allowance. Ikikwento ko sa inyo kung ikikwento ko sa inyo kung ano si Nanay Kunsing sa buhay ko. Siya nga pala guys, siya yung senior citizen na nagtatrabaho, naglalaba, nagluluto, naglalabas sa garden ko pa, tinutulungan niya ako kasi para may pambili siya ng diaper sa asawa niya. Ayun yun guys, medyo nakakaawa pero kaya naalalayan ko lang siya. Sa kanila kasi hindi siya masyado nakakain ng talagang ano kasi marami sila, may apo, may anak, may apo sa tuhod. Kaya tinatawag ko siya na sa bahay kakain kasi dalawa lang naman kami ng anak ko. Hindi naman talaga kami abunda pero pag magtiyaga ka lang kumuha ng pagkain sa garden, nakakakain naman. Ayun, kunting plancha-plancha lang guys, kunyari nakaplancha. Pero sa totoo lang, minawandali ko. Kasi maliliit na yung anak ko. Tapos ako, meron pa akong ha-harvesting ngayon na Rosella. Kasi medyo naaano na sila. Yung nagmamature na. Yun lang yun guys. Kunti-kunting plancha lang. Kasi pag after 2 hours naman, nasa garden na sila, ang dumi. At saka minsan sa loob ng classroom nila, ang init, ang dumi. Yeah. Kusot din yun. Tip ko lang sa mga nanay, huwag ikarir yung pagplaplansya. Biglang nangawagan na huwag magkakarir magplaplansya. Kibir mo, Joy. Bahala ka kung huwag mong ikarir. Alam ko yung mga nanay, kinakarir nila yan eh. Pero ako hindi. Yung anak ko naman hindi masilan. Pinalaki ko siyang hindi masilan kahit walang plansya. Okay lang sa kanya yun. Pero ako minsan ayaw ko. Kasi binata na kasi siya, 14 years old na. Binubuli. Kasi minsan pumupunta siya, hindi nakaplansya yung damit niya. Pag nasa Cebu ako, pag nagpapacheck up ako, di siya lang mag-isa, kaya yun. Yung damit niya, hindi nakaplansya. Minsan nagmamadali ako, hindi akong kahinga. Yung tea ko guys, naiwan ko muna sa baba. Katapos nito, hinga mo ako, nahon muna ako ng konti. Pagkatapos, iinom ako ng tea. Pagkatapos, ililigpit ko na yung kalat ko. Ayan, tsaran! Tapos na tayo sa plantsahan. Maisusunod na tayo ng anak ko. At sino ba yun, Pidong? Ang ingin ni Pidong. Ayun, minsan ganun ang gagawin ni Nanay Joy sa umaga. Parang sinisilian yung puwet. Ito yung cancer survivor, tayo nga talagang nagsusurvive. Ayun, may isusot na yung anak ko. Ayan. Ang galing na oh. Quick lang yung pag-a-iron ko. Huwag na natin ito isa na. Ayun, ito yun. Ito yung view ng, ingat-ingat lang tayo sa aking tripod na magic. Kasi ito yung view sa loob ng kwarto ng kapatid ko. Pag umuwi siya galing sa labas ng bansa, dito siya natutulog. Ayun oh. Ito, dito kami lahat gumawa ng nagpapaspawis, nagpa-practice ng sayaw. At saka, ito yung bathroom nila. Simple lang naman. Yung pang-province lang. Tapos, may beranda. Yung beranda dyan. Yun, may beranda dyan. Ayan, makikita mo yung mga ibang neighboring. Ayun lang muna yung view natin sa ngayon.
aking tea na pwede nang inumin. At tapos na akong nagluto ng breakfast ng anak ko with matching gulay from the garden. Pagkatapos, tapos na rin akong mag-iron. Tapos na akong mag-iron doon sa taas. Pagkatapos ngayon, uupo na lang muna ako kasi kailangan ko mag-iinom ng tea. Pagkatapos, ha-harvest tayo ng Rosella. Yun, ang buhay ni Nanay Joy.